Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tumigil ka nga, Grego. Napatili siya ng bigla siya nitong buhatin at ihiga sa kama. Sabay dagan sa kanya. Ibinaon nito ang mukha sa kanyang leeg. Kasabay ng pagkiskis nito ng pagkalalaki sa kanyang kasilanan. Greg, I said stop it. Tumawa naman ito at inangat nito ang mukha at mataman siya nitong tinitigan. My body wanted to say sorry for hurting little Pufo. Wika nito habang kinakagat ang ibabang labi nito. Nalaki naman ang mga mata niya. Fufu? Yes, Fufu. Malawak ang naging ngiti nito. Anong Fufu? Inosenteng tanong niya rito. Habang hindi inaalis ang pakakatitig sa mukha ng asawa niya. Habang mas lalong lumalapad ang ngiti sa mga labi nito. Muling nalaki naman ang mga mata niya. Sabay takip sa bibig nito. Greg, ang bulgar talaga ng bibig mo. Aniya naman dito. Tinanggal dito ang kamay niyang nakatakip sa bibig nito. You asked me a questions then I just answered. Umalis ito sa pagkakadagan sa kanya at humiga sa kanyang tabi. Sabay kabig sa kanya paharap. Tinabing nito ang ilang hibla ng buhok sa kanyang mukha at mataman siya nitong tinitigan. You wanna ride a carriage, right? Oo. Yun din kasi ang gusto ng lolo mo sa tuwing sinasama niya akong lumuwas dito sa Maynila. Aniya habang inaalala ang yumaong si Don Ramon. Nararamdaman niya ang pagyakap ni Greg sa kanya. How I wish na sana kasama niyo ako noong mga panahong yun. Wika naman ni Greg. Tinaas niya ang isang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng asawa niya. Are you mad at him, Greg? No, sweetheart, no. Ani nito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. They are lying on the bed while facing each other. Nakapulupot sa baywang niya ang mga braso ng kanyang asawa. Habang nakadantay ang hita nito sa kanya at nakauna naman ang kanyang ulo sa braso ni Greg. Ramdam niya ang bawat hininga ng asawa niya habang halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. I feel disappointed because he let me stay in the States instead of staying with him. Bahagya itong ngumiti ngunit nababakas pa rin niya ang lungkot sa malaabong mga mata ng asawa. Pero hindi ako galit sa kanya, kundi nagpapasalamat ako dahil sa pag-aalaga niya sa iyo para sa akin. Mahal na mahal ka niya, Greg. Nasa pisngi ng asawa niya ang kanyang palad at marahang hinahaplos ng kanyang hilalaki ang mukha ng asawa niya. Walang araw ang lumipas na hindi siya tumitingin sa larawan mo. Alam kong miss na miss ka na niya. He did? Oo. Marahan siyang tumango rito. He used to mess with my hair and call me my little granddaughter since I'm 10 years old. Really? Oo. Ibig sabihin, buhay pa ang lolo, alam mo nang ipakakasal ka niya sa akin? She was caught off guard. Napatitig siya sa mukha ni Greg habang napapalunok. It was too late when she realized what she said. Hindi siya sumagot sa tanong ng asawa niya. Napakagatlabi siya habang napayuko. Bigla siyang napahiya. Sweetheart, untag naman ni Greg sa kanya. Sorry. Hinawakan siya nito sa baba at bahagyang tinaas niya ang mukha at sinalubong ang titig ng asawa niya. Did I catch you? Hindi siya sumagot dito. Nanatiling tikom ang kanyang bibig. Tell me the truth, sweetheart. Ani uli nito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Yes, Greg. Alam kong ipapakasal niya ako sa iyo. But believe me, I thought it was a joke. Kaya hindi ko pinapansin. Uwi ka naman ni Violet. Alam niya nagsisinungaling siya. Dahil alam niya na simulat sa pool ay hindi nagbibiro ang Don sa plano nitong ipakasal siya kay Greg. Noong una akala niya normal lang. Sa tuwing nakikita niya ang larawan ni Greg sa loob ng silid ng Don,
tila kinikiliti ang batang puso niya. Kung minsan ay hinahawakan niya at dinadala sa dibdib at tinatawag na asawa ito. Ang gwapo talaga ng asawa ko. Hihintayin kitang umuwi. Miss ka na namin ni Don Ramon asawa ko. Iyon ang mga salitang laging namumutawi sa kanya sa tuwing tinititigan ang larawan ni Greg. Hanggang sa lumipas ang mga taon, ang nararamdaman niya para kay Greg ay mas lumalim ng lumalim. At doon niya lang napagtanto na ang pagmamahal niya kay Greg ay hindi lang simpleng paghanga, kundi malalim na pagmamahal. Mahirap man paniwalaan. Falling in love with someone you haven't seen in person is quite unbelievable. But it did. She did fall in love with him. Ngayong nasa harapan na niya ito, she's not just fulfilled Don Ramon's will, but she's also fulfilled his heart desire. I love you, Greg. Sa halip ay tugon niya sa tanong ng asawa niya, habang nakatitig sa mga mata nito. You are diverting the conversation, sweetheart. Ani nito habang napapangiting nakatitig sa kanya. But since you said that you love me, it is already enough to answer my questions. At dahan-dahan na hinawakan ang mga labi niya. I have a lot of imperfection, Violet. Gago ako. At sinakta na kita physically. Enough. Let's move on, Greg. Niyakap niya ito na mahigpit. Ayaw ko nang isipin pa yon. You are with me. Yun ang mahalaga. Marahan siyang hinalikan ito. Promise me that you won't let go of my hands. Kahit gaano pa man kadilim, maalon at mabatuman ang tatahakin natin. Just please hold on my hand, sweetheart. No, Greg. Pupunuin natin ng munting halakhak ang buong kabahayan nito. Little Violet and Minnie. Ani nito sabay ng kaunting tawa. Ilan ba yon? 6 or 7, pwede din 8. Napamulagat siya ng mga mata at biglang itinulak ang asawa niya sa munting ikahulog nito sa kama. Hindi ko kaya yon. Aniya sabay yakap sa sariling katawan. Lumukob ang malakas na tawa ni Greg sa loob ng kanyang silid. Sweetheart, isang beses lang, isang taon lang naman, taon-taon isa. Ani nito na hindi tumitigil sa kakatawa. No, my mom and Abby's mom are twins. What if? Natigil siya at masamang tinitigan ang asawa niya. Napanay ang ngiti nitong nakakaloko sa kanya. What if maging 3 ang laman ng tiyan ko? Baka mamatay na ako ng Grego. Muli itong tumawa ng malakas. Namumula na ang mukha nito sa kakatawa habang nakatihaya sa kama at sa punang palad ang sariling tiyan. Kailangan nating bumawi, sweetheart. Mag-isa ka, mag-isa din ako. Muli siya nitong hinabit sa katawan at muling isinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Gusto mo bang mag-isa din ang magiging anak natin? You know it's hard being alone, sweetheart. Naranasan natin pareho yon. Alam ko. Pero wag naman ganun kadami. Siguro 2 o 3 okay na. Sure, 2 anakan lang tapos 3-3 bawat panganganak mo. Pigil nito ang muling paghalakhak. Brutal ka talaga. Wika naman ni Violet. Inilapit nito ang mukha sa kanya at muling inangkin nito ang kanyang mga labi. Bawat galaw ng labi ng asawa niya ay sinusunod ng kanyang mga labi. Ipinipikit niya ang kanyang mga mata at ninanamnam ang bawat galaw ng dila nito sa kalooban ng kanyang bibig. It was intense, full of passion. Napapaungol siya sa tuwing sinisipsip ng asawa niya ang kanyang mga labi. Naglakbay ang kamay nito sa katawan niya. Humihimas, pumipisil, hanggang mapadako iyon sa kanyang dibdib. Lumukob na naman ang matinding pagnanasa sa kanyang sistema. At ramdam niya ang init at pangangailangan niya. Marahan namang huminto si Greg. Ibinaon nito ang mukha sa kanyang dibdib at mahigpit siyang niyakap nito. This is torture, sweetheart. Torture? Marahan siyang napakawala na mahinhing tawa. I'm sorry. Wika naman ni Violet. No, it's not your fault, sweetheart. Ani nito habang pinapatakan siya ng munting halik sa pisngi. It's okay, sweetheart.
Bukas wala na yan. You will feel better again. We can do it again and again. Kaya ngayon pa lang ay magpahinga ka. Maniningil ako bukas. Wika nito sa nakakalokong ngiti. Kahit kailan talaga, Grego, ang manyak mo. Tinampal niya ito sa likod. At anong maniningil? Ano, may utang ako sa'yo? Asahan mong aaraw-arawin kitang mamanyakin, asawa ko. Ani nito sa bayakap sa kanya na mahigpit. Greg, tapusin na kaya natin to. Kung ano-ano na naman yung lumalabas sa bibig mo. Ang alin ang tatapusin natin? Pilyong tanong nito sa kanya. Ang pagpapalit ng kobre kama, Greg. Aniya sabay hampas sa binti ng asawa niya. Natapos nilang palitan ang kobre kama at magkasabay din nilang nilabhan ang bedsheet habang nakatanaw lang sa kanila si Manang Ana at Patricia. Napaawang pa ang mga labi ng mga ito habang nakatanaw sa kanila ng asawa. Walang pagsidhan ang tuwa sa puso niya. Kinahapunan ay dinala nga siya nito sa luneta at gaya ng sinabi nito, sumakay nga sila sa kalesa. Kumain ng sorbetes, maging ang pagkain ng street foods ay hindi niya pinalampas. Kita niya sa itsura ng asawa ang pagdadalawang isip kung kakain ba ito o hindi. Ngunit nang isinubo na niya dito ang fishball, ay wala na itong nagawa kundi ang huyain ito. He is Greg Velasco. And after all, an owner of the multi-billion business in the country and I am business tycoon. Alam niya na hindi pa nararanasan ng asawa niya ang kumain sa tabi-tabi ng daan habang may mga taong nakatitig dito. Ano, masarap ba? Tanong naman ni Violet pagkatapos isubo dito ang fishball. Mas masarap ka. Ani nito habang humunguya. Nagpalingalinga naman siya sa paligid sa pag-alala na may makarinig sa kanila. Nakita niya si Kuya Vendor na malapad ang pagkakangiti. Sigurado siyang dinig na dinig nito ang sinabi ng asawa niya. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair habang nilalaro ng daliri niya ang kanyang point pen. Napapangiti siya habang iniisip ang kanyang asawa. Masarap sa pakiramdam na pagkagising niya ay ang katawan ni Violet. Ang yakap-yakap niya. Nakasubsob ito sa kanyang dibdib habang nakadantay ang binti sa kanya at nakayakap ang braso sa kanyang katawan. Habang naliligo ay inihahanda nito ang kanyang susuotin. Papasok ng opisina. Maging ang paghahanda ng kanyang agahan ay personal na ginagawa ng kanyang asawa. Mas lalong lumapad ang kanyang pagkakangiti nang maalala ang eksena nila sa loob ng walk-in closet. He walks toward her topless at tanging tuwalya lang ang nakatabing sa ibabang parte ng kanyang katawan. Namumula ang buong mukha ng asawa niya na makita siya nito. Iiwasan at balak pa siyang iwan nito sa loob ng walk-in closet. Ngunit hinablot niya ang braso nito at tinawakan ng dalawa niyang palad ang magkabilang baywang ng asawa. At walang kahirap-hirap niya itong binuhat at pinaupo sa vanity mirror desk. How's little Fufu? Masakit pa ba? Tanong niya habang yakap ng dalawang braso niya ang balingkinita na katawan ng asawa niya. Marahan namang tumango si Violet at napakagatlabi ito. I will come home early. Aniya habang hinahaplos ang bisngi ng asawa niya. Don't do anything. Just rest, sweetheart. We have a long session tonight. Anong session? Inosenteng tanong naman ng asawa niya. Napakagat siya ng kanyang labi at pigil ang pagtawa. Meeting between my body and little Pufu. Greg, nanlalaki na naman ang mga mata nito. Greg, kaaga-aga talaga, kahalayan na naman ang nasa isip mo. Tinampal nito ang kanyang balikat. Marahan naman niyang hinawakan ang pisngi nito at tinalikan siya nito sa labi. Magaan na halik lang, hunit sapat na upang maghurumintado ang kanyang puso. Magbihis ka na. Ihahanda ko lang ang agahan mo. Mahigpit na niyakap niya ito at ibinaon niya ang mukha sa dibdib ng asawa niya. Hindi na lang kaya ako papasok. Pwede naman ako magtrabaho dito eh. Wika naman niya habang inaamoy niya ang natural na amoy ng asawa. Napakasarap sa kanyang pakiramdam na laging yakap ang malambot na katawan nito. Nakaka-addict talaga.
Greg, sige na, magbihis ka na. Bahagya nitong iniliw mula sa kanya ang katawan. Habang nanatiling nasa magkabilang baywang niya, ang mga palad ng asawa niya. Habang nasa gitnang hita naman ito ang kanyang katawan. Isang araw ka palang pumasok simula nung dumating tayo. Ani pa uli nito. Kahit labag sa loob niya ang pagpasok sa opisina ngayong araw, ay wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng asawa niya. Magana siyang kumain ng agahan kasama si Violet. Kung dati ay kape at sandwich lang sa umaga, ngayon ay heavy breakfast na ang meron siya. Nasa tapat na siya ng kanyang sasakyan, ay sinundan pa rin siya ng kanyang asawa. Inayos pa nito ang pagkakatali ng kanyang necktie. Ayan, okay na. Uwi ka na lang na maaga, magluluto ako. Huwag kang magpapagod. Muli niyang niyakap ang asawa niya na mahigpit. Sabay halik sa noon ito. Sabi ko kasi sa'yo, hindi na ako papasok. Kumulas naman ito sa kanyang yakap at tumingala sa kanya. Mr. Velasco, gusto mo ng maraming anak, hindi ba? Kaya dapat lang natriplehin mo ang sipag mo. Tumingkayad ito at akma siyang hahalikan sa mga labi niya. Ngunit tinukso niya ito. Inilayo niya ang mukha mula sa asawa. Napasimangot itong nakatingin sa kanya at tumalikod. Walang session-session mamayang gabi hanggang sa susunod na mga araw. Ani nito sabay tingin sa kanya habang nakanguso ang mga labi nito. Napangiti naman siya at marahan na hinawakan ito. Hindi pwedeng wala, mahal kong asawa. Aniya sabay si ilang halik sa labi nito. Paano tayo makakarami niyan kung hindi natin aaraw-arawin? Aniya habang humingiti ng nakakaloko dito. Muli itong tumingkayad at bumulong sa kanya. Manyak ka talaga. Hindi niya uli napigilan ang sarili na mapahagalpak ng tawa. Maaga akong uuwi dahil maaga kitang mamanyakin. Umalis ka na nga, Greg. Ani nito sa namumulang pisngi. Tinulak siya ng asawa pasok sa nakabukas na pintuan ng driver's seat. Mahalay ka talaga. Umalis ka na nga. Wala siya nagawa kundi ang pumasok sa loob ng sasakyan at paandarin iyon. Nasa tapat ng pinto ng bahay si Violet. Cotton shorts na maiksi ang suot nito na pinarisa ng loose shirt. Habang nakamisiban lang ang mahabang kulot na buhok nito. Nakatanaw naman ito sa kanya. Nasa labas na siya ng bahay habang tinatanaw ang asawa. Violet waved her hand habang nakatanaw sa kanya. Muli siyang bumisina. Kumaway siya pabalik at humalik sa hangin. Nakita niya itong malapad na nakangiti sa kanya at muling sumenyas ang kamay nito sa era hudyat na pinapaalis na siya nito. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair habang walang humpay ang ngiti sa pag-alala ng senaryo nilang mag-asawa ngayong umaga. It's been 2 days since they consummated their marriage. It was the most memorable day of his life. Tila ramdam pa niya ang balat ng asawa niya. Huminga siya na malalim at muling humiti habang napapakagat sa kanyang ibabang labi. How he misses his wife. Ilang oras pa lang ang lumipas ngunit tila gusto na niyang umuwi at muling ikulong si Violet sa kanyang mga bisig. Sisiili ng halik ang mga labi nito at muling ang kining ang asawa. Napapikit siya at napabuntong hininga. Wala ni isang papeles pa siyang nare-review at napirmahan dahil abala ang utak niya sa pag-iisip sa kanyang asawa. You look like an idiot. Napaangat siya ng mukha. It was Daniel. Ganda ng ngiti mo ah. Pagkatapos mong basagin ang mukha ni Sander. Sabay pagsak sa harap niya ng isang newspaper. Palipat-lipat naman ang tingin niya kay Daniel at sa newspaper na binagsak nito sa kanyang harapan. Andito ka ba para buwisitin ako, Daniel? Tumawa lang ito ng pagak sa kanya. Maybe, sudod. Akma niyang kukunin ang newspaper nang marinig ang katok mula sa salaming pintuan. It was Trina, his secretary. Come in, Trina. Aniya naman dito. Ngumiti naman si Trina kay Daniel bago ito humarap sa kanya. Sir, the new CEO of CMC would like to have an appointment with you. New CEO? Maang na tanong naman niya. Yes, sir.
napatingin naman siya kay Daniel. Ngumiti ito na mapanguyam sa kanya. Muli siyang humarap kay Trina na naghihintay ng isasagot niya. "I will call you again, Trina," aniya sa kanyang sekretary. Tumango ito sa kanya bago umalis. "Sino ang bagong CEO ng Cresologo Mining Corporation, Daniel?" Muling sumilay ang mapanuksong ngiti sa labi ni Daniel. "Basahin mo." Tinuro nito ang newspaper. Napaawang ang kanyang labi na makita ang whole body pictures ni Sandra sa newspaper at mabasa ang headlines. "Sandra Cresologo, the former international model and only daughter of Senator Cresologo, is now the new CEO of CMC after his older brother stepped down from his position as CEO of Cresologo Mining Corporation." Napangiti siyang binalik ang tingin kay Daniel. "I'm happy for her," aniya naman. Ito ang pinangarap nilang pareho ni Sandra. "They both dream of building their empire, an empire for both of them and their future children." Ngunit taliwas sa kanilang pangarap ang nangyari. He ended up falling in love with Violet and broke Sandra's heart. "Meet with her," wika naman niya sa kaibigan. "Bakit ako? Bakit hindi ikaw?" Napabuntong hininga naman siya. "It's not good for the both of us kung magkikita kami ngayon. Masasaktan ko lang siya lalo. She is still in the process of healing, dude." "It doesn't make sense, dude. Iisang mundo lang ang ginagalawan natin." Bahagya itong tumawa ng pagak. "We are in the business world. And Velasco Group of Companies is a top investor of CMC. You don't have any choice." "I do have a choice, Daniel." Ngumiti naman siya. "What choice?" "You meet with her and congratulate her behalf of Velasco Group of Companies." Napakamot naman ito sa kanyang batok at masama siyang tinitigan nito. "No, I can't. I have Abby's contact information," aniya habang matamang tinititigan ang kaibigan. "I will give it to you, her number and email address, including her condo unit." Natahimik ito at nakipagtitigan sa kanya at biglang natawa ng pagak. "You something na. Sinusuhulan mo ako?" "Sabihin na natin ganun nga, Daniel." Bumuntong hininga naman si Daniel at napapailing na. Tumingin at ngumiti na tila hindi makapaniwala sa kanya. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ng sekretarya mo? She wants to have an appointment with you, not with me." "Fine. Tama ka rin naman. I can't avoid her. I will set an appointment with." "Wala akong sinabi na ayaw ko, dude." Putol naman ni Daniel sa iba pa niyang sasabihin. "What I'm saying is, you can't avoid her. Give me Abby's contact information and I will visit Sandra later at the CMC." Bigla siyang natawa at sabay iling dito. Sa tagal ng pinagsamahan nila ni Sandra, ay hindi niya ito pwedeng talikuran na lang ng basta-basta. Sandra was his best friend before she became his girlfriend. Sa bagong tatahakin ng dalaga, he should be the first who congratulate her. Pero hindi. He has to restrain himself to avoid hurting her again. Nasaktan na niya ito at tama na ang sakit na dulot niya sa dalaga. At sana lang, makahanap si Sandra ng totoong kaligayahan nito. Totoong lalaki na magmamahal dito. At sa panahon na yun ay mararamdaman din ni Sandra ang kaligayahan na tinatamasa niya sa piling ni Violet. "Sa kislap ng mga mata mo, sigurado ako na naka-home base ka, no?" Untag naman sa kanya ni Daniel. Napangiti naman siya sabay kuha ng newspaper na inilapag nito sa harapan niya at ibinato iyon pabalik sa kaibigan. "Iniiwasan mo si Sandra. Magkikita din naman kayo sa birthday ni Ryan. Sa makalawa na yon." Tumayo ito at inayos ang manggas ng long sleeve polo white nito. "Huwag ka nang ngumiti na mag-isa, para kang syunga." Malakas naman siyang natawa. "Mag-ingat ka na rin sa pagpasok sa condo unit ni Abby.
Make sure na mangungumpisal ka muna sa mga kasalanan mo bago pumunta roon. Napanghisi naman si Daniel. It's okay. Makita ko lang siya, isapat na. She makes me crazy thinking about her in the past few days. She never leaves a trace after your wedding day. You fuck up. Panunukso naman niya rito. I know. Ani nito bago umalis. Pagkatapos ng gabi ng kanilang kasal ni Violet, ay nakita niya ang pagbabago sa kaibigan. He sneaked into his office at nakita niya ang ilang litrato ni Abby sa desk nito. All images and the pictures are all stolen from his wedding day. Tinamaan ito kay Abby. Napatingin siya sa sarilong pambisig. It was 4 in the afternoon. Parang sinusundot ang puwet niya. He is dying to see his wife. Napalingon siya sa kanyang cellphone na nangingisay sa ibabo ng kanyang mesa dahil sa vibration nito. Napangiti naman siya. It was a call from home. He taps the answer button. Hello. Ani ng boses mula sa kabilang linya. Hindi siya sumagot, nakangiti lang siya na pinakikinggan ang boses ng asawa mula sa kabilang linya. Hello, Grego. He hates that nickname. Ngunit pag-asawa na niya ang sumasambit nun, ay wala siya makapa na pagkadisgusto sa halip, ay tila lumulundag ang puso niya sa tuwa at kinikilig siya. Ano ba, Greg? Bakit ayaw mo magsalita? Inis na ang boses ng asawa niya. I miss you, sweetheart. Sa halip ay tugo niya rito. Ito naman ang hindi nakaimik mula sa kabilang linya. Sweetheart, untag naman ito. Uuwi ka ba na maaga? Tinatanong ko para makapagluto ako. Yeah, may tatapusin lang ako. Uuwi ako agad pagkatapos. I'm dying to touch you and feel you, sweetheart. Natigilan naman ito. Tila nakikita niya ang pagkapula ng pisngi ng asawa at pagkagat nito sa ibabang labi nito.